Hello mga kamatis! Gogora na naman ang mga person for today's video. Hulaan nyo na lang kung saan kami pupunta, Charin. Nakaalis na kami ng bahay at malayo-layo nga ang destinasyon namin ngayong araw. Ay shit, magbi-beach ang mga beach, Charin. Tinanghali na kami ng alis kaya naman init na ang mga person na kasama namin dito sa loob ng sasakyan. At dahil nga may hilig kami, titiisin namin yan, makarating lang kami sa dagat. Bali, dalawang sasakyan nga lang kami dyan at umuna na rin kami ng bahagya dahil nga dadaan muna kami dito sa pamilihang bayan ng Kalumpit para bumili ng ibang isda na iihawi namin mamaya. Hindi ko na nga binidyohan ang pamimili ng isda dahil tinanghali na nga kami at malayo-layo pa ang pupuntahan namin ngayong araw. Papalabas na nga kami ng Pilipinas dyan at hindi pa nga kami nakakarating sa pupuntahan namin. Diyos ko, tingnan nyo naman mga kamatis, umuulan na sa mga didadaanan namin. Kamalas naman yata nung magsuswimming na to. At nang makailang oras nga ay nakarating na nga pala kami rito. Sa Bagak Bataan nga pala kami magsuswimming at salamat nga ng marami dahil walang ulan dito. Mag-e-enjoy na ang mga magsuswimming. At bago nga kami dumiretso sa resort na pagsuswimmingan namin, nag-stop over muna kami dito sa bahay ni Tita Nelly para daanan sila at yung mga kasama niya dito sa bahay. Namahinga nga lang kami saglit dyan at tuwing pupunta nga pala kami dito sa Bataan, dito kami sa bahay ni Tita Nelly tumutuloy. At tingnan nyo naman, pagoda na ang mga person na kasama namin. Maganda at malawak nga ang bahay ni Tita Nelly. Kaya naman kahit marami kami na magpunta rito, kasyang-kasya kami dito dahil maluwag ito. Lumabas na nga lang ako dyan at pagtingin ko naman dito sa gilid ng bahay, umaakyat naman sa puno ng langka si Tito Mamer. 60 years old na yan. Tingnan nyo naman, napakalakas pa ng katawan. Nakakakyat pa sa puno. Malalaki nga at marami ding bunga yung langka niya. Kaya naman pumitas na rin siya ng isa para daw may maiuwi kami mamaya. Makapitas na nga siya ng langka, pagtingin ko naman dito sa kabilang gilid, napakarami din naman pala niyang pinitas na saging, kaya naman iuuwi namin lahat yan at hindi kami magtitira, Charin. Naiinip na nga yung mga kasama namin, kaya naman umalis na kami at pupunta na kami sa resort na pagsuswimmingan namin. At nung makaalis na nga kami, ay malapit nga lang din pala sa bahay ni Tita Nelly yung napili naming resort na puntahan. At dito nga namin napiling pumunta sa Black Sand Beach Resort dito sa may Bagak Bataan. Pagpasok nga namin ay nagparking na nga kami ng sasakyan dyan at Diyos ko, init na init at ligong-ligo na rin ang mga person. Pagbaba nga namin ang sasakyan ay dumiretso na kami agad dito sa may counter para magbayad at magpabilang kung ilan din kami. At may isinusuot din sa amin na tali, wag daw iwawala iyan dahil pag iyan ay nawala, magbabayad ka raw ulit. Diyos ko naman. Nang masuotan na nga kami ng tali sa kamay ay pumasok na nga kami at pagpasok nga namin, bumungad naman sa amin yung napakalaking swimming pool. Sulit naman pala yung mahaba naming biyahe dahil napakaganda ng view at may swimming pool din. Dumiretso na nga lang kami sa cottage para maibaba namin yung mga ibang daladala naming gamit at pagkain. Ito palang kinuha naming pwesto ay may kasama nga palang isang kwarto. Tingnan nyo naman mga kamatis, maluwag din ito at may dalawang kama. Kaya pwedeng-pwedeng matulog yung mga inaantok dyan, Charin. Nagbihis na nga rin pala ako ng panligo dyan at tingnan nyo naman for the shade ang vlogger nyo mga kamatis. At kahit nga mainit sa labas, ilalaban ko yan, makapaligo lang ako sa dagat, Charin. At dahil malayo-layo nga yung biyahe namin, tinawag na nga rin pala ako ni Daddy dyan at kumain muna raw kami ng tanghalian bago raw kami maghabulan sa dalampasigan. Shit, sayang ang koji! Nang makayari na nga kaming kumain ni Daddy ay magsuswimming na nga sana ako, pero Diyos ko, nakita ko naman tong mga senior, ano kaya tinira nila, nagsasasayaw na. Iniwanan ko na nga lang sila at naupo na nga lang ako dito sa may bench. O tingnan nyo naman, relax na relax ang mga tindera. Parang dito pa kami yata dadayong matulog, Charin. Saglit nga lang din yung pagsisiting pretty ko dyan at dahil hindi na nga masakit sa balat yung araw, lilipat naman ako dito sa dagat. Ay nako, lulubos-lubosin ko na yung pagsuswimming dahil matagal-dagal din bago makabalik ulit dito. At nung makarating na nga ako dito sa dagat, hinahanap ko nga si Daddy. Diyos ko, nauna na pala siya sa akin dito. Magpapavideo pa naman sana ako nung nakita ko siya nagsasunbaiting na pala. Eh, maitim ka na, ba't nagsasunbaiting ka pa, Charin? Ilang sandali nga lang ay hindi rin kami nagtagal na naupo dyan at inaya na rin niya akong maglakad-lakad dito sa may gilid ng dalampasigan. Napaka-supportive naman ng asawa ko na to at bibidyohan daw niya ako habang naglalakad ako. Bandang hapon na nga, kaya naglabasa na rin ng mga tao para maligo at hindi na nga rin masakit sa balat yung araw. Kaya naman mga kamatis, ipapakita ko nga pala sa inyo yung resort na pinagswimmingan namin. Tingnan nyo, ganito
ganito yung view dito. Maganda at malinis nga ang lugar na to, kaya masarap din namang mag-swimming dito. At kung bago ka nga lang sa page ko, paki-like, share, and follow na din. At see you sa next video ko. Ayun lang, salamat!